Ang Cebu City ay tinatawag din sa kanyang palayaw na The Queen City of the South. Ito ang pinakalumang probinsya at unang naging capital city ng Pilipinas. Ang Cebu Metropolitan Area o Metro Cebu ay ang pangalawang pinakamalaking metropolitan area sa Pilipinas pagkatapos ng Metro Manila, kung saan ang Cebu City ang pangunahing sentro ng komersyo, kalakalan, edukasyon at industriya sa Visayas. Bilang isa sa pinakamaunlad na lalawigan sa Pilipinas. 10 pinakamagandang pasyalan sa probinsya ng Cebu. 1. Basilica Menor del Santo Niño de Cebu ay isang basilika sa Cebu na tinatawag din na Basilica del Santo Niño, itinatag noong 1565. Ang Basilica Minore del Santo Niño ay kilala bilang ang pinakamatandang simbahang Katoliko sa Cebu. Makikita sa simbahan ang imahe ng Santo Niño, ang patron ng lungsod na kumakatawan kay Jesus bilang isang itim na banal na bata. Ito rin ay isang lugar para sa panalangin at peregrinasyon sa isang malaking bilang ng mga tao bawat taon. Ang kasalukuyang gusali ay natapos mula 1739 to 1740, at itinalaga ng Holy See bilang ina at pinuno ng lahat ng simbahan sa Pilipinas. 2. Magellan's Cross Pavilion. Ang Magellan's Cross Pavilion na naglalaman ng Tindolo Cross ay itinayo noong 1800s. Ang istruktura ay octagonal kiosk na gawa sa coral stone. Naglalaman ito ng isang Kristiyanong krus na itinanim ng mga explorer ng ekspedisyon ng mga Espanyol sa unang pag-ikot sa mundo, sa pangunguna ni Ferdinand Magellan, nang dumating sa Cebu sa Pilipinas noong April 21, 1521. Kasama ng simbahan ng Basilica del Santo Niño at mga gusali ng kumbento, ang pavilion ay idineklarang pambansang kayamanan ng kultura ng Pilipinas. 3. Tops Lookout. Isa sa mga nangungunang atraksyon at engranding sekreto dito sa Cebu City, nag-aalok ang Tops Lookout ng kapansin-pansing tanawin sa Mala Fortress na viewing deck na ginagawang mas romantiko at tahimik na lugar. Ang paligid ay may mga konkretong istruktura na pinalamutian ng kamanghamanghang pabilog na arkitektura ng bato, berding landfill at pastulan at ang hindi maikakailang malamig na hangin mula sa itaas. Ito ay unang binuksan noong 1985 ni Yumaong Emilio Lito Osmeña bago siya naging gobernador ng Cebu. Hindi nagtagal pagkatapos ng pagbubukas nito, ay mabilis itong naging isa sa mga pinakabinibisitang tourist attraction sa Cebu. 4. Fort San Pedro ay isang istruktura ng pagtatanggol ng militar sa Cebu, na itinayo ng mga Espanyol sa ilalim ng pamumuno ni Miguel Lopez de Legazpi, ang unang gobernador ng Kapitan General ng Pilipinas. Matatagpuan sa lugar na ngayon ay tinatawag na Plaza Independencia, sa pier area ng lungsod. Ang orihinal na kuta ay gawa sa kahoy at itinayo pagkatapos ng pagdating ni Legazpi at ng kanyang ekspedisyon. Noong unang bahagi ng 17th siglo, isang batong kuta ang itinayo upang itaboy ang mga Muslim na mananakop. Ang istruktura ngayon ay nagmula noong 1738 at ito ang pinakalumang tatsulok na kuta sa bansa. Ito ang nagsilbing nucleus ng unang paninirahan ng mga Espanyol sa Pilipinas. 5. Casa Gorordo Museum. Ang Casa Gorordo ay isang museo ng bahay na matatagpuan sa makasaysayang lugar ng Parian ng Cebu, ang pinakamatandang lungsod sa Pilipinas. Sa loob ng museo ay may pinalamutian na mga antigo na mga kasangkapan, mga kasuutan, mga pintura, at mga relihiyosong larawan tulad ng kasing laki at maliliit na estatwa ng mga santo at iba pang mga figuran. Ang iba't ibang artifact mula sa 18th at 19th na siglo ay matatagpuan din tulad ng mga kagamitan para sa agrikultura at gamit sa bahay. Mayroon silang mga araro at iba pang kagamitan sa pagtatanim ng lupa na mga patunay na umiral na ang pagsasaka sa Cebu noong panahon ng Kastila. 6. Cebu Daos Temple ay isang Daos na templo na matatagpuan sa Beverly Hills Subdivision ng Cebu City. Ang templo ay itinayo ng malaking komunidad ng Filipino-Chinese ng Cebu noong 1972. Sa elevation na 110 metro sa ibabaw ng dagat, ang templo ay isang matayog, multi-hued attraction na mapupuntahan ng 3 magkahiwalay na paikot-ikot na ruta.
Ang templo ay ang sentro ng pagsamba para sa Taoismo, ang relihiyong sumusunod sa mga turo ng sinaunang pilosopong Chino. 7. Cebu Ocean Park. Ang pinakamalaking oceanarium sa Pilipinas, ang park ay ang unang marine park sa Visayas at Mindanao, at may pinakamalaking oceanarium sa Pilipinas, mas malaki kaysa sa Manila Ocean Park na may mga function space at food hall. Ang Cebu Ocean Park ay nasa isang ektaryang na lugar, mas malaki kaysa sa 8,000 square meter ng Manila Ocean Park. Aabot sa 3,000 tao ang maaaring magkasya sa loob ng parke sa anumang oras. Ang pangunahing tangke ng oceanarium ay may 4,000 metro kubiko, na may lalim na tubig na 7.2 metro. Ito ay higit sa 3 beses ang laki ng isa sa Manila Ocean Park at higit sa 2 beses ang lalim nito. 8. Yap San Diego Ancestral House. Kabilang sa mga pinakalumang residential home sa bansa, na itinayo noong 1680 mula sa kahoy at coral stone, ang disenyo nito na pinagsama ang mga impluwensyang arkitektura ng Espanyol at Chino. Sa loob ay mayroong maraming antiquities, magagandang muebles, sining ng relihiyon at mga curios na makikita. Mula sa panahon ng kolonyal na Espanyol noong 1600s, ang Yap San Diego Ancestral House ay isang museo na nagbibigay liwanag sa mga pamayanan ng Chino ng lungsod. Ito umano ay kabilang sa mga unang Chinese house na itinayo sa labas ng bansa. 9. Cebu Heritage Monument. Kilala rin bilang Monumento ng Parian, ay isang monumento sa lungsod ng Cebu City. Ginawa ito ng Filipino sculptor. Ang Heritage of Cebu Monument, isang tablo na nagpapakita ng mahahalagang kaganapan sa kasaysayan ng Cebu City, ay isa sa mga highlight ng bayan. Ang mga eksenang inilalarawan sa monumento ay may kaugnayan sa panahon ng kolonyal na pamumuno ng Espanya sa bansa hanggang sa kamakailang bitipikasyon ni Pedro Calungsod, ang Cebuano na martir. Ang mga artworks ay naglalarawan ng ilang bahagi ng Cebu sa kasaysayan ng Pilipinas kabilang ang Labunan sa Mactan, inaugurasyon ni Sergio Osmeña bilang Pangulo ng Pilipinas, at ang canonization ni Pedro Calungsod bilang santo ng Simbahang Romano-Katoliko. 10. Temple of Leia. Ang Temple of Leia ay isa sa mga nangungunang kultural at makasaysayang mga site na dapat idagdag sa iyong itineraryo sa Cebu City. Tinatawag ng marami ang templo na Taj Mahal ng Cebu dahil isa rin itong mausoleum para sa isang dakilang pag-ibig na hindi natatapos kahit na pagkamatay. Matatagpuan ang temple sa Barangay Busay, nagsimula ang pagtatayo ng Temple of Leia noong 2012. Mayroong humigit kumulang 24 na magkakaibang silid sa complex, naglalaman ang mga ito ng aklatan, art gallery, bar, museo, at iba pa. Makakakita ka rin ng mga estatwa ng mga leon, mga anghel at mga gladiator habang naggalugad ka. Salamat, huwag niyo po kalimutan mag-subscribe.